Gusto nang kalimutan ni Jordan Poole etong si Draymond Green. Pero bago yan mga idol, ay balita muna tayo sa nais ng Blazers na kapalit ni Lillard. Sabi dito, the Blazers are seeking in the neighborhood of 4 first-round picks and 2 quality players. Yan ang gusto nilang kapalit sa kanilang star player, franchise player na si Dame. And I think mga idol, mahihirapan nga sila pagdating dito sa kanilang hinihingi. Dahil alam naman siguro natin ang preference, ang gusto ni Lillard na team na puntahan ay ang team ng Miami Heat. And then binantaan din ang agent na ito ni Lillard na ibang mga NBA teams na gustong kumuha sa kanya. Na kapag hindi siya napunta sa Miami Heat ay makakakuha daw sila ng Damian Lillard na frustrated at ayaw maglaro sa kanilang team. So problema nga ito para sa team ng Blazers dahil baka team na lang ng Miami ang may interest na kumuha dito nga kay Damian Lillard matapos ng naging pagbabanta ng agent na ito ni Dame. So abangan nga natin in the next few weeks, maybe in the next few days kung sino ang mananaig. Mananaig ba ang kagustuhan ni Lillard na pumunta sa team ng Miami Heat o ang nais ng team ng Blazers na malaking kapalit kay Damian Lillard from other teams? Anyways mga idol, LeBron James may pinagkakabisihan nga ngayong off-season. Sumasideline nga muna yata itong si LeBron James at kino-coach nga ang team ng kanyang anak. At may kinoach pa nga rin siya mga idol na individual player, isang 16-year-old na napakaswerte nga daw na nakakuha ng knowledge from LeBron James ay after nga na itong pagko-coach sa kanya ni LeBron James, the next day ay nagdala nga siya ng 37 points, 12 rebounds, 6 assists and 10 blocks. So mukhang ang naging effective yung pagko-coach, pagpapayo siguro ni LeBron James dito nga sa batang ito. At ngayon ay atin ang pag-usapan si Jordan Poole at ang kanyang nais na kalimutan na itong si Draymond Green. Pakinggan nyo itong kanyang naging sagot sa tanong about kay Draymond. What is your just general perspective on how much of an impact the Draymond punch had on last season and how has it left now with him and yeah. Them? Yeah, I mean, we're in Washington now. You know, playing with Kuz, great duo. Being able to really flourish, you know, expand your game. So, agaran nga na iniwas ni JP mga idol ang katanungan about kay Draymond Green at pinokus niya nga ito sa team ng Washington Wizards at sa kanyang bagong teammate na si Kyle Kuzma. Isang napakatinding sign mga idol na gusto na ni Jordan Poole mag-move on. Gusto niya nang kalimutan ang pangyayari nila ni Draymond Green and maybe Draymond Green. Dahil mga idol, matapos nga rin itong sinabi niyang ito ay kanya ring binanggit itong si Stephen Curry and Klay Thompson na pwede niya pa nga daw i-text, makausap, patuloy ang conversation kahit hindi na sila mag-teammate. At talagang iniwan niya, hindi niya sinama si Draymond Green na parte nga ng Big 3 ng Warriors. So mukha nga talaga mga idol na finish na si Jordan Poole. Gusto na nang i-wipe out ang memory niya about sa nangyari nga sa kanila ni Draymond Green, sa kanilang insidente. And maybe talagang kakalimutan niya na rin itong si Draymond Green dahil ilang beses niya na rin iniwasan mga idol na pag-uusapan ang topic about kay Draymond Green. And he refuses nga raw mga idol na banggitin ang pangalang Draymond Green, pansin ng maraming NBA fans. So good luck na lang siguro dito kay Jordan Poole sa new chapter niya sa kanyang NBA career. Washington Wizards na nga siya.